guys, big love shout out. Ayan, ano dito ako sa ano, sa hib, nataupo. Dito ako kumain. So guys, nagutom ako kasi mula pa rin ng umaga. Pero sa bagay na umaga, kumain naman kanin. Pero ngayon, kakain na dinapay. Ano lang dinapay, sandwich yan. May palamansya, nut cheese, at saka hamon. At meron tayong, ano to, hot chocolate. Hot chocolate. Yan, so, let's go guys in 5, 4, 3, 2, 1, pasok, intro! I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget. Ang umaga, ano, i-video ko naman ang kakain ko. Pero, yan guys, magulo dito sa ano, part ako. Lagi naman eh. So, ayan, let's eat. Kain tayo. One eternity later. Hello guys, ayan, so tapos akong kumain. Ngayon naman, nais kong ikwento sa inyo. Meron akong ikikwento sa inyo. Isa siyang istorya na maganda. Kumbaga alam mo yung marirealize mo yung tawag nito, may marirealize ka sa kwento na to. So ang kwento na to guys is nakita ko lang din to sa ano sa Facebook. No, nakita ko lang din to. Facebook ba? Oh yeah. Mga ano, yung mga quotes ba, mga ganyan, mga quotes. So guys, ito ang ikukuwento ko sa inyo. Yung ako. Yan. Kwento ng isang kalabaw, aso, unggoy at ang kwento ng tao. So mag-start na ako. Umpisahan ko na. So sabi dito, nang nilalang ng Diyos ang kalabaw, sabi niya rito, "Kalabaw, ikaw ay magtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Bubuhatin mo at kakayanin ang lahat ng ipapasan sa iyo. Mabuhay ka ng 50 taon o 50 years. 50 taon. 50 taon. Yan. Tapos alam niyo ba anong sabi ng kalabaw? Naku po, masyado naman pong mahaba yung 50 taon. Pwede po bang 20 taon na lang? Ayan, sabi niya. Yun yung ano kasi sabi sa kanya ng Panginoon, kalabaw ito, ganyan to, bibigyan kita ng ano 50 taon na buhay. Pero inayawan ng kalabaw, guys, inayawan. Sabi niya, 20 taon na lang po, Panginoon. Kasi masyado pong mahaba ang 50 years daw, sabi niya. At syempre, dahil nga mabait at mapagmahal ang ating Panginoon, sabi niya, sumang-ayon doon ang Panginoon, sumang-ayon. Kasi alam naman natin ang Panginoon, ano yung hilingin natin, ipagkakaloob niya yan. Diba? So, ayan, sabi, ayun nga, sumang-ayon ang Diyos sa kahilingan ng kalabaw. Tapos, ang isang aso naman. Sabi naman ng aso, nung nilalang ng Diyos, ang aso, sabi niya rito, ikaw aso ay magiging tagabantay ng bahay. Yung ganun sa aso, sunod-sunuran sa gusto ng iyong mga amo. Yan, di ba? Yung aso, sunod-sunuran sa atin na mga pagka-amo niya talaga, pagka yung talaga inaalagaan mo, talagang as in amo ang tingin niya sa'yo, di ba? Sunod-sunod ko ano yung uutos sa'yo, natin sa aso, talagang susundin ng aso. Tapos sabi ng Panginoon, mabubuhay ka ng 55 taon. At alam niyo ba guys, anong sabi ng ano, ng aso? Ay, naku po, tatay Lord, sabi niya, masyado pong mahaba yung 25 na taon. Sabi niya, masyado pong mahaba yung 25 years. Pwede po bang 10 years na lang po? Ayun, di ba? Sabi niya, 10 years lang po. Kung tao yun, sabi, Lord, pakabuhayin mo pa ako, di ba? Sasabihin ng tao yun kung tao yun. Pero sabi ng aso, 10 taon na lang po, Panginoon. Kasi ang masyado pong mahaba ang ano eh, 25 years, masyado mahaba. So, 10 years na lang po. At syempre, dahil nga mapagmahal ng ating Panginoon, mapagbigay. So, sumang-ayon ang Diyos doon. At ibinigay ang kahilingan ng aso. Ngayon, nung nilalang naman ng Diyos ang unggoy. Nilalang ng Diyos ang unggoy, sabi niya sa unggoy, ikaw unggoy ay magpalipat-lipat sa mga baging, di ba? Alam naman natin yung mga unggoy pag nandun sa ano yan, sa forest, sa kakahuyan, yung baging yan, palipat-lipat lang talaga yan, patalon-talon sila. Yan, palipat-lipat ka sa mga baging, magiging katawa-tawa at nakakaaliw. Ayan, so mabubuhay ka ng 20 taon ang binigay sa unggoy. Eh, siyempre, alam nyo na yung sagot. Sabi naman ng unggoy, naku po, Panginoon, masyado pong mahaba yung 20 years. Pwede po bang 10 years na lang? Sabi niya ganun. 10 years na lang daw, hiniling ng unggoy. Ayaw niya ng 20 years, gusto niya 10 years na lang. So, yun na nga. Siyempre, binigay ng Diyos ang kahilingan ng unggoy. Natural, normalmente. Mapagmahal ng ating Diyos at mapagbigay. So, guys, nung nilalang ng Diyos ang tao, sabi niya rito, sabi niya, ikaw tao ang pinakamatalinong nilalang sa mundo, di ba? Totoo 'yan kasi nga napagsalita tayo, binigyan tayo ng ano, ng wisdom ng Lord. Na binigyan may mga talagang as in ang tao ay napakatalinong nilalang. Nagagawa niya yung mabuti at mga kasamaan at kung ano-ano pa, no? So, ikaw ang pinakamatalinong nilalang, sabi ng Diyos, dito sa mundo, sabi niya sa tao, magiging amo ng lahat ang tao daw, magiging amo ka ng lahat ng mga hayop. Totoo naman, di ba? Yeah. Magiging amo ng lahat ng mga hayop. Ikaw ang maghari sa buong mundo. Totoo naman, di ba? Ang mga tao talaga naman ang hari sa mundo. At mabubuhay ka ng
20 taon. Aba, alam nyo ba anong sagot ng tao? 20 taon lang, di ba? Ang binigay. Di ba? Mas mataas pa yung binigay ng Diyos na buhay sa kalabaw. Pero ang binigay niya sa tao is 20 years lang. So alam nyo ba anong sagot ng tao? Alam nyo ba? Siyempre, hindi nyo pa alam. Sasabihin ko pa eh. So sabi, sagot ng tao, abay, Panginoon, masyado naman pong maiksi ang 20 years. Sabi niya ganun. Pwede po bang ibigay nyo na lang po sa akin yung 30 years na tinanggihan ng kalabaw at 15 years na tinanggihan ng aso at 10 years na tinanggihan ng unggoy. Sabi niya ganun. Di ba kasi nga, 50 years ang binigay ng Panginoon sa kalabaw. So, tinanggihan ng kalabaw yung 30 years, sabi niya 20 years na lang. So, tinanggihan niya, sabi niya, akin na lang, sabi ng tao, yung 30 years daw na tinanggi ng kalabaw ay sa kanya na lang. Tapos, yung 15 years na tinanggihan ng aso ay sa kanya na lang din. At saka yung 10 years na tinanggihan ng unggoy, sa kanya na lang din. O, diba? Grabe, talaga naman talaga ang tao, diba? So, yun na nga. At sumang-ayon muli. Of course, sumang-ayon muli ang Panginoon. Sinang-ayunan ng Panginoon pa rin yung kahilingan ng tao. Sinang-ayunan niya. Kaya mula noon, hindi ako marunong mag-ano, no? Hindi ako marunong magkwento. So mula noon, ang tao ay namumuhay ng 20 years. Bakit kaya, no? Sinasabing 20 years, namumuhay. Yun, yung after ng kwento na to, pag-isipan natin kung ano yung ibig sabihin ng kwentong ito, no? So sabi dito, mula noon, ang tao ay namumuhay ng 20 years bilang tao. O, bilang tao, namumuhay ang isang tao ng 20 years lang. Nang siya ay ikasal, pakinggan niyo mabuti. Nung siya ay ikasal, siya ay namumuhay ng 30 years bilang kalabaw. O, di ba? Bilang kalabaw. Yan yung 30 years na kinuha niya na buhay sa kalabaw. Dahil yun nga, kayod kalabaw tayo mga tao, di ba? Habang pagka tayo ay mag-asawa na, syempre kayod kalabaw tayo dahil paano tayo kakain? Kasi syempre 1 to 20 years mula ipinanganak tayo hanggang 20 years, syempre nandoon tayo sa mga nanay, minsan nagpapabuhay pa tayo sa mga magulang natin, di ba? So, sabi nga, pagkatapos ng ikasal, bilang kalabaw, nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. So, namumuhay ang tao ng 30 years bilang kalabaw dahil nagtatrabaho ito mula umaga hanggang gabi. Di ba? Totoo naman. At binubuhat at kinakaya ang lahat ng pasanin sa buhay. Totoo naman. Di ba? So, pero nung siya ay nawalay sa mga anak, pagka tayo tumanda na, di ba? Magkaanak na, mga anak natin ay... Siyempre, magkakanya-kanya na naman yan kasi malalaki na, pinalaki na natin, pinapaaralan natin. Yun yung kayod kalabaw tayo doon dahil siyempre may pinapaaral tayo, may pinapakain. Then, may mga pangangailangan. So, nung sila nag-isipag-asawa na, siyempre, tayo malalayo na sa ating mga anak. Dahil ang mga anak may kanya-kanyang buhay na. Yan, nung siya ay mawalay sa mga anak, siya ay namuhay bilang aso. Agoy! Bilang aso. Tagapagbantay ng bahay at sunod-sunuran sa gusto ng mga anak. Kawawa. Pero yun yung ayaw ko, no? Yun yung ayaw ko, guys. Di ba, gusto, sunod-sunuran na lang tayo sa gusto ng mga anak. Dahil nga, syempre, nang siya ay, yun nga, ulitin ko, nung siya ay nawalay sa mga anak, siya ay namuhay bilang aso. Tagapagbantay ng bahay at sunod-sunuran sa gusto ng mga anak. Nang siya ay matanda at retirado na, siya ay namuhay ng 10 taon bilang unggoy. Nagiging katawa-tawa para aliwin ang mga apo. At palipat-lipat na lang sa mga bahay ng mga anak. 'Di ba? Totoo po 'yan. Kaya lagi, 'di ba? Ano ang marirealize niyan? Alam niyo, guys. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Lagi ko kayong inaalok mag-ano kayo, mag-invest tayo, mag-ano tayo. Tapos, syempre, sa akala nila, nag-aalok 'yan dahil gustong kumita. Ako gusto ko lang talagang tumulong kasi ako na pagdaanan ko talaga yung nung walang-wala, as in walang-wala. Tapos umuwi ako ng Pilipinas, may dala akong pera pero nung nauubos yung pera ko, as in Ang hirap ng buhay. Kaya masasabi ko, mas maigi na yung mag-ipon kahit marami akong binabayaran ngayon, nag-iipon ako paunti-unti kahit maliit lang, at least paunti-unti hanggang ang paunti-unti kung lagi naman. Hindi natin namamalayan na lalaki na yun kasi nga 'di ba? Pag tayo tumanda, gusto niyo ba yon na pag tayo kung ano yung gusto ng anak natin, sunod-sunuran na lang tayo sa gusto ng mga anak dahil nga walang-wala na tayo eh, para na tayong palamunin. Which is yan yung ayaw na ayaw kong mayari sa buhay ko, na may mag-asawa. Kaya pinagpapaaral ko mga anak ko hindi para pagdating na araw para tulungan kami, para ibalik to yung tulong sa amin, no. Hindi ganyan ang prinsipyo ko. Pinapaaral ko, pinapatapos ko mga anak ko para magkaroon sila ng magandang buhay, magkaroon ng magandang trabaho at
meron silang pagka sila yung nag-asawa na, yun, tinuturo ko lang sa kanila, mag-ipon kayo, mag-ipon paunti-unti. Dahil pagka yung nag-asawa na, doon yung mararanasan every time na may mga pangangailangan. Siyempre, magkakasakit ang pamilya, kailangan pera. No, paano kung walang ipon? Paano kung nagkakasakit? Paano kung hindi na tayo magkakatrabaho dahil meron tayong sakit? Paano pag tumanda na tayo? 'Di ba? Paano tayo paano saan natin hahagilapin ang pera? Kung wala nang mga wala nang amo na tatanggap sa atin dahil nga wala tayong pera. Kung wala tayong ipon. Saan o yung iba eh merong natatanggap na retirement, pero magkano lang guys? Magkano lang kung wala kang insurance, wala kang healthcare, wala kang investment na tumutubo? Kaya nga 'di ba sinasabi, lagi mong sinasabi, pangarapin naman natin ngayon, sa ngayon, kayod kalabaw tayo para tayo yung nagtatrabaho para kumita ng pera. Kumita ng pera. Pangarapin naman natin mga kapatid na one day, pera naman ang pera naman ang magtatrabaho para sa atin, 'di ba? So, napakahalaga ang pag-iipon kahit paunti-unti lang. Kung alam nyo guys, kung hindi ko nakilala si IMG sa buhay ko, hindi ako matutong mag-ipon, hindi ko iisipin yung future. Ang iisipin ko lang is trabaho ng trabaho, gasto. Ganyan lang, padala pera. Kumusta naman pag tayo tumanda, wala nang tatanggap sa atin dahil matanda na, nagkakasakit na tayo, di ba? Which is ang pera guys, kung i-invest mo yan, tutubo yan sa tamang investment. Doon tayo sa tamang investment, huwag tayong basta-basta na mag-invest na mamasasayang lang yung investment ninyo, masasayang lang yung pera ninyo. Kaya importante na, napaka-importante guys na alam natin kung saan tayo pwede mag-invest. Alam natin kung paano palaguin ng pera sa tamang investment. Hindi, wag yung porket ang iniisip mo is ito dahil malaki ang pera. Iniisip natin na ito dahil ito yung gusto ko dahil ang laki ng balik sa akin. Tapos agad-agad easy money. Guys, diyan kayo nai-scam. Dahil ang Pilipino halos karamihan pag easy money, ang bilis-bilis magbitaw ng pera. Pero kung yung gaya ng ginagawa namin na i-educate muna sa IMG kasi sa International Marketing Group doon sa is na-educate namin yung tao, isa ko dyan sa na-educate dahil yun na nga, gastador ako, hindi ako nag-iisip ng kung ano yung magiging future ko, hindi ako nag-iisip, ang sa akin lang is pinaparap yung mga anak ko, tulong lahat ng pamilya, tinutulungan, pero guys, nung ako'y naghirap, ni isa walang tumulong sa akin. Kaya doon ko naisip na ang hirap, tulong ka ng tulong, pero pag ikaw na naghihirap, ni isa walang tumutulong sa'yo. So, kailangan tayo talaga ang tutulong para sa sarili natin. Walang iba na tutulong para sa sarili natin, kundi sarili din natin. No, nagkanda utang-utang ako dahil hindi ko na manage ng tama ang pera. Dahil, hindi, yun nga, may nagkakasakit, may kolehiyo ako. So, nagkanda utang-utang ako dahil, siyempre, hindi ko, wala akong wala akong ipon na pera eh. Wala akong, kumbaga, dapat nga, meron tayong 2 to 3 months na fund, na emergency fund. Yeah, 2 to 3 months na sahod natin na pang emergency fund na every time na mangyayari o may crisis na meron tayong madudukot, pero hindi natin ginagawa yan. So kailangan solid foundation yung ating pananalapi, kailangan solid siya para every time may mga crisis na walang mangyayari. Pero yun guys, then mapapahaba na yung video ko. Next time, isi-share ko rin sa inyo yung sa company namin sa IMG, kung ano yung itinuturo doon, kung paano patatatagin yung financial aspect natin, yung paano tayo paano yung financial freedom, yung makapag-ipon tayo, makapag-invest tayo ng tama, di ba? So, yung kailangan natin ng financial literacy. Kailangan maliterate natin. Kasi hindi, yung iba, literate, na kami, okay na yung buhay namin, pero yun pala kulang lang, dahil akala nila, meron silang kita, income, pero paano naman pag tayo tumanda, no? So, mas maganda yung meron tayong long-term investment talaga. Para pagdating ng panahon na tayo tumanda na, yung sinasabi ko rin ng money works for me na, di ba? Kasi yung investment mo ngayon, yung inipon mo ng mahaba-habang panahon is, tumutubo na yun, di ba? Tumutubo na yun, nag-aanak-anak na yun. Dahil siyempre, tumutubo na yung pera na inilagay, na in-invest mo. Kaya yun, one day, kung tayo tumanda, yun na yung gagamitin natin. At napakaganda kung meron tayong insurance talaga at meron tayong healthcare. Kasi importante yung healthcare talaga. Kasi sa atin, bawal magkasakit, ang mahal magpa-hospital. Hindi gaya dito. Dito sa Barcelona, walang problema pa hospital, ay libre dito. Pero how much more? Paano na yan kung tayo uwi na ng Pilipinas, di ba? Siyempre, mas maganda pa rin tirahan doon sa atin. Dahil atin yun eh. Yun yung bayan natin, kung saan tayo pinanganak, dahil gusto, pagkatumanda tayo, gusto na lang natin. Siyempre naman, pag tumanda tayo dito, sino mag-alaga sa atin? Yung kikitain mo na pera, tama lang, pambayad ng bahay. Which is sa atin, libre yung bahay natin, libre yung tirahan natin. Diba? Kaya meron tayong, kung gusto magtanim-tanim dyan sa halamanan, dyan sa labas natin, libre dito, puro bilihin sa abroad. Kaya, guys, wag sana tayong maging ganun dito sa kwento na pagdating tayo tumanda na, maging sunod-sunuran na lang tayo sa gusto ng mga anak natin dahil sila yung nagpapakain sa atin. Guys, pagka tayo tumanda, pagka tayo merong pera, hindi na natin kailangan humingi sa mga anak natin. Yun yung pangarapin natin mga kapatid na pagdating ng tayo tumanda, meron tayong monthly na natatanggap mula doon sa
investment natin para wala tayong walang problema kasi hindi naman natin alam ang buhay ng mga anak natin kung sila ba ay may ano din, marangya din. Eh paano kung sila din ay tamang-tama lang din yung kinikita nila? 'Di ba? Kasi magkakaanak din sila. So, wag tayong paano, wag tayong kumaga magpapabuhay ng mga anak natin pag tayo tumanda. Wag tayong kumbaga habang meron pa tayong trabaho, yun nga pangarapin natin na pagdating ng pagtanda natin is meron tayong pera. Meron tayong ipon. Para kasi hindi natin alam ang buhay paano. Sabi nga doon sa tanong, what if we live too long? Paano kung bubuhayin tayo ng mahaba, 'di ba? So at least meron tayong pera na tumutubo doon na nagtatrabaho para sa atin. At ang tanong, what if we live na too short? 'Di ba? Kung maiksi lang buhay, at least maiiwan man natin ang pamilya natin, meron silang mapagsimulan muli kasi meron tayong insurance. Kaya 'yun ang napakagandang sabi nga ng aming ano ng CEO ng mutual fund, sabi niya, pinakamagandang investment is insurance. Why? Because ano guys, kasi syempre ano yun eh, yung instant money. Pagka halimbawa may nangyayari sa doon sa tao, merong agad-agad na pera na matatanggap ang pamilya. So hindi sila hirap, 'di ba? Ganun sana yung iisipin natin na one, for example, kasi lalo na tayo yung breadwinner, 'di ba? What if ano may mangyayari sa atin? So kung may mangyayari sa atin, lumpo tayo dahil nagkakasakit pati Pilipinas, lumpo, sino magpapadala ng pera? Tayo nga yung source of income nila, 'di ba? Kaya napaka-importante na matuto tayo about financial literacy. So guys, thank you so much for watching my video doon sa medyo mahaba-habang kwento ko. Mega love shout out everyone. Thank you so much for always watching my video. God bless us all. I love you guys. Bye.